Amen. Purihin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating dakilang Diyos sa patuloy po na pag-iingat sa atin. Panibagong tagumpay, mga kapatid. Panibagong blessing mula sa ating pong Panginoon. At muli po tayo nagkakasakasama sa paypanambahan pong ito. Amen. At salamat po sa Diyos dahil 50% ng church attendance ay pwede pong dumalo sa panambahan. At starting po today, yun po yung ating pong ipinapractice. At purihin po ang ating dakilang Diyos dahil alam po natin, mga kapatid, sa lahat ng mga nagaganap sa daigdig pong ito, meron pong palaging plano ang ating pong Panginoon. Amen. At binabati po natin lahat din ng ating mga kapatid na naka-monitor sa kanilang mga tahanan. Mga kapatiran po natin dito sa bayan ng Labo, sa probinsya ng Camarines Norte, at maging sa iba't ibang lugar dito sa ating pong bansang Pilipinas at maging sa mga kapatid natin nandyan sa ibang bansa. Kumusta po kayo dyan at nawa? Na-enjoy natin ang kapayapaan, proteksyon at gabay ng Panginoon sapagkat yan po ang mahalaga sa atin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Kung kaya sa pagkakataon pong ito, susamantalay natin ang pagkakataon upang tayo ay makapagbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. At alam po natin, mga kapatid, na sa lahat ng ating pong mga kinakaharap na sitwasyon, alam po natin, mga kapatid, meron pong plano ang ating dakilang Diyos. So tayo po, mga kapatid, ay patuloy na nagbabalik ng papuri. Masasalamat sa Panginoon sapagkat alam po natin, mga kapatid, na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa ating pong daigdig. Amen. Kaya samahan niyo po kami sa oras na ito at nawa ang ating pong pag-uusapan ay makatulong sa bawat isa sa atin bilang tayo ay naghahanda sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Katulad po ng inyong napanood kanina, yun po yung message po ng awit ngayon ay handa ka na ba? Mahalaga yung preparedness, mahalaga yung tayo ay nakaready. Anumang sandali, anumang oras, nababalik ang Panginoon, tayo po ay dapat nakahanda. Sapagkat minsan na lang po, for the second time, babalik ang ating Panginoon Kristo at wala na po itong third time. Sa second time, kukunin ng Panginoon ang kanyang church. Amen. At ito, mga kapatid, yung blessed hope ng church. Ito yung mapalad na pag-asa ng iglesia, yung pagpapakitang muli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umaga pong ito, samahan niyo po ako sa pagtatalakay ng salita ng Panginoon, kasama rin po ang mga kapatid natin nandito ngayon. Amen. At mamaya pong hapon, nandun po kami sa Paracale upang nang sagayon, yung ating mga kapatid doon sa Paracale ay magkasama-sama po tayo upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Praise God. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, amen, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Amen. At itong laptop siguro lagay ko muna rito. Amen. Praise the Lord. Amen. Sana nababasa niyo po dyan, mga kapatid, sa screen. Nakikita niyo po. Amen. Praise the Lord. Yan po yung ating text. Tayo ngayon isundadako na sa salita ng Panginoon. So, nandyan po sa screen ang ating scripture na babasahin. Ang sabi po dyan, Hebrews chapter 2 verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that hear them? Next verse. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which once delivered unto the saints. Tayo po'y manalangin. Panginoon,
Maraming salamat sa iyong mga salita na aming pong nabasa, napakinggan sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po iyong samahan, pangunahan sa pagtatalakay ng iyong mga salita, ng mensahe na kapaloob sa mga talatang aming nabasa. Dalangin ko na patuloy po kaming abutin sa aming spiritual na pangangailangan at ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa na nakikinig sa oras na ito, nanonood sa kanilang mga TV, sa kanilang mga internet connections. I pray, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na maitaas, mapapurihan sa oras na ito, kasama ng mga kapatid na nandito po ngayon sa loob ng bahay panambahan. Dalangin ko, O Diyos, na ako po'y kasihan mo ng iyong banal na Espiritu upang magsalita na may authority na nagbubuhat sa iyo at ikaw, Panginoon, ang matanyag, maitaas sa aming buhay sa oras na ito. Maraming pong salamat. To God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Ang sabi po, mga kapatid, sa aklat po ng Hebreo sa wikang Tagalog, doon po sa ating nabasa kanina, paano tayo ay makakatakas kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Sa Jude chapter 1 verse 3, mga minamahan, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman. Mga pananalita ito, mga kapatid, na magbibigay po sa atin ang tinatawag nating pagpapaalala na isang araw, mga kapatid, tayo ay harap sa Panginoon at tayo ay magsusulit sa lahat ng ating ginawa. Babalikan ko po yung sinabi, mga kapatid, doon sa Hebrews chapter 2 verse 3, na ang sabi roon, kung ating babalikan, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that hear them. How shall we escape? Paano tayong makakatakas kung pabayaan natin ang napakadakilang kaligtasan na ating tinanggap? Amen. Gusto ko pong mangaral po sa inyo ng subject na meron pong title, mga kapatid, The Great Escape. Amen. Ang dakilang pagtakas. Praise God. Nung aking chinek po ito, mga kapatid, yung title ko pong ginawa, meron po itong ginawang pelikula, mga kapatid, eh. Hindi ko naman po alam kung sino yung bidar on. Pero ito, The Great Escape ang ating pong pag-uusapan, ang ating tema ngayong araw na ito. Ang dakilang pagtakas. Saan po dapat tayo tumakas? At bakit tinawag po nating dakilang pagtakas? Alam niyo po, katulad ng inyong napanood kanina doon sa background, doon sa kanta, nahanda ka na ba? Meron pong isang malaking, masasabi po nating trahedya na magaganap sa buong daigdig. And there is no man-made vehicle or man-made structure na pwedeng magligtas sa tao. There is no one, amen, walang anumang sasakyan, kagamitan, armas, bahay, gusali na pwedeng magligtas sa isang tao kapag dumating ang tinatawag nating matinding destruction sa daigdig nito. Nang sinasabi ng Biblia, yung great tribulation. Yung dakilang kapigatian. Kaya nga merong great escape because there is a great tribulation that will come. Paparating ito. Now, in this crucial time, there are two things we need to be aware of. Meron pong dalawang, dapat tayo ay mulat, dapat tayo ay aware sa dalawang bagay na ito, lalo tingin tayo ay nasa tinatawag nating crucial time. Isang panahon na tayo po ngayon ay naninimbang. Isang panahon na masasabi talaga nating hindi normal. Kaya nga tinatawag pong new normal. Iba-ibang letra ang ginagamit. From ECQ, GCQ, naging MGCQ. Then, sinasabi po, mga kapatid, yung new normal. Hindi po talaga normal. So,
We are living in a crucial time. Panahon na tayo ay naninimbang. Panahon na hindi katulad ng dati. So bilang tayo po'y mga mananampalataya, nakakilala sa ating Panginoon, nakaunawa ng kalooban ng Panginoon. Now, in this crucial time, there are two things sa ating mga mananampalataya na kinakailangan tayong aware. Una, yung salitang neglectful, at pangalawa, yung faith. Yung number one, yung pagpapabaya, at yung pangalawa, yung pananampalataya. Bakit dapat natin itong maintindihan? Doon sa Hebreo chapter 2 verse 3, binanggit yung salitang huwag magpapabaya, no? Huwag nating pabayaan. Yung salitang pagpapabaya, yung ang salitang yun ay nag sa English po ay negligence o kaya pagiging neglectful. Ikaw po ay naging pabaya. Sa isang mananampalataya, binabanggit sa atin ng Hebreo chapter 2 verse 3 na huwag tayong magpabaya sa dakilang kaligtasan na ating tinanggap. Ang ibig sabihin, mga kapatid, katulad ng mga nauna ko pong pagtuturo, maaring sa ating mga kapatid, talagang may mga gusto talagang pumunta sa church, kaya lang may mga kailangan pa. Bagamat hindi kayo makapunta sa church o doon sa ating gusaling pinag-iipunan upang sumamba ng sama-sama, hindi po nangangahulugan na tayo ay magpapabaya na sa ating pananampalataya. Kasi pag tayo nagpabaya, yung negligence, ang sabi dyan ng Biblia, paano tayo makakatakas? How shall we escape if we neglect this so great salvation? Doon naman sa sinabi ng aklat ng Jude, nang sabi ni Jude sa atin, ako'y totoong nagsikap na sumulat sa inyo na kayo'y makipaglabang masikap sa inyong pananampalataya na tinanggap na minsan at magpakailanman. Pinag-usapan doon yung faith na ating ipakipaglabang masikap na ating tinanggap na minsan at magpakailanman. Kaya itong dalawang bagay na ito ay dapat nating bigyan ng atensyon o pagpapahalaga. Yung salitang negligence and yung salitang faith. Hindi dapat tayo nagpapabaya at yung ating pananampalataya ay dapat nating ipinakikipaglabang masikap. Ang ibig sabihin, gumagawa rin tayo ng kaparaanan upang ang ating pananampalataya ay hindi manghina, manlamig, hindi tayo manlupaypay sa ating pananampalataya. Sapagkat sa panahong ito, sabi nga natin, limitado ang maaring nagagawa ng ating kanya-kanyang mga pastor. Maaring ang ating pastor hindi po makapag live through internet sapagkat wala pong internet connection, lalo po sa mga kapatid natin nasa remote areas. Wala pong access sa internet, wala pong gadget, hindi po makapag-preach through online. Ngunit, hindi po ibig sabihin na tayo dapat manglupaypay na sa ating pananampalataya. Ang ibig natin sabihin, kinakailangan natin hindi pabayaan. We must continue to pray, we must continue to read the Bible, we must continue, mga kapatid, na sundin ang kalooban ng ating Panginoon at yung ating pananampalataya, ipinakikipaglaban natin. In the sense, na tayo ay hindi nagpapabaya na hindi natin hayaan na yung ating pananampalataya ay unti-unting manghihina, manlalamig, o manlulupaypay. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Now, there are biblical examples of past distractions and the escape of the chosen generation or yung righteous persons. Pag-uusapan natin, mga kapatid, yung dalawang nakaraang distraction na naganap sa banal na kasulatan, at kung paano nakatakas yung piniling mga matuwid ng ating Panginoon. Meron pong dalawang pangyayari sa Biblia na nakaranas po ng tinatawag nating distraction o paghatol ng Diyos. At ating mapapansin doon kung paano sila nakatakas yung pinili o hinirang ng Panginoon. Ano ba yung kanilang ginawa? Unahin po natin itong sa panahon ni Noah. During Noah's time, pag sinabing Noah, alam agad natin ang pumasok sa isipan natin, meron pong malaking arko at merong baha. Ito po yung kanilang sitwasyon sa panahon na yan. Kung ating titingnan sa panahon na yan, ang distraction na gagawin po ng Diyos sa kanila ay sa pamagitan ng tubig baha. At ang sabi ng Panginoon, sabihan mo yung mga tao na
Ako ay hahatol sa tao, papalubugin ko itong daigdig na ito. Ako ay magpapaulan. Uulan, at ang daigdig na ito ay lulubog. Itong mundong ito ay lulubog. Nung si Noah ay nagsalitang nagumpisang magsalita, magturo o mangaral doon sa mga tao patungkol sa instruction ng Diyos sa kanya na ang Diyos ay magpapaulan, alam niyo po ba, walang taong naniwala sa kanya. In fact, nung panahon na yan, talagang ang tao sa panahon na hindi pa talaga nakakakita ng pag-ulan. Sabi ng Biblia, ang alam lang nila na bakit nababasa yung mga laman dahil sa hamog. At yung tubig na alam nila, galing sa sapa, galing sa ilog, galing sa dagat. Yun lang yung alam nila. Hindi pa sila nakakakita ng pag-ulan. Yung pumatak yung ulan galing sa taas, hindi pa sila nakakita. So therefore, sa panahon na yon, nung nagtuturo itong si Noah, samantalang hindi pa nakakakita yung mga tao ng pag-ulan, hindi po nila paniniwalaan yung sinasabi ni Noah. Para bagang sinasabi natin, nung panahon na yon, yung mga tao, ang kanilang filosofiya ay to see is to believe. Hindi nila pinaniwalaan. Now, merong dahilan bakit nagpa siya ang Diyos na magkaroon ng tinatawag nating judgment nung panahon ni Noah. Ito po yung mababasa natin sa aklat po ng Genesis, chapter 6. Ang verse po ay 5 hanggang 7 and then verse 11 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa sa verse 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang na parati. Verse 6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Talon po tayo sa verse 11. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. The earth was filled with violence. Verse 12. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. Ang nagtulak sa Panginoon upang hatulan ang mga tao kasama ang lupa nung panahon ni Noah ay dahil ang tao, ang kanilang gawa ay pawang masama na lamang parati, ang sabi ng Biblia, at ang lupa ay napuno ng karasan o kaya po ng violence. The earth was filled with violence. At yung panahon na yon, sa panahon ni Noah, ay nakikita din natin sa panahong ito. Even America po ngayon, meron po kinakaharap na matinding tinatawag nating violence when it comes sa civil because of racial discrimination. Now, mapapansin po natin mga kapatid, sa panahon ni Noah, nandoon yung distraction sapagkat ang nagtulak sa Diyos upang iparating yung kanyang hatol ay dahil na rin sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa panahon na yun. Pag tinignan po natin mga kapatid yung verse 5, tingnan po yung description. No? Yung verse 5, ang sabi po ng talata, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Kung titingnan natin sa panahon ito, kung alin pa yung mali, kung alin pa yung kalukuhan, yun pa yung sinusuportahan. Yun pa yung pinapalakpakan sa ating panahon ito. At ang sabi ng Biblia, nung panahon ni Noah, ang kaisipan ng tao ay pawang masama na lamang parati. Ang ibig sabihin talagang walang panahon doon sa mabuting bagay. At ang nakakalungkot dito sa ating panahon, kung alin pa yung hindi tama, yun pa yung nare-retain, naiiwan sa isipan ng mga tao. Yun pa yung madaling tandaan kaysa sa kabutihan. At pag pinag-usapan natin ang salita ng Panginoon, marami ang off-limits dito. Marami ang
dumidistansya pagsalita ng Panginoon. Pero kapag kalayawan, kapag pinag-usapan natin tungkol sa kanilang sariling bisyo, kalayawan, nandun yung tao talaga, ito'y pinag-uumpukan. Pero pagsalita ng Panginoon, dumidistansya ang tao. Sa panahon ni Noah, ang sabi ng Biblia, ang kasamaan ng tao ay mabigat sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ay pawang masama na lamang parati. Wala nang place sa kanilang isipan ang tinatawag nating mabuting bagay. Dahil doon ang Panginoon nagpasya, lilipulin ko ang tao dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang dahilan bakit nagkaroon ng tinatawag nating judgment sa pamagitan ng tubig baha sa panahon nitong si Noah. Pero ito po yung maganda. The chosen generation or righteous person or persons. Sa Genesis chapter 6, matapos pong magsabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Pagdating sa verse 8, mababasa natin ang pananalitang ito. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, si Sem, si Syam, at si Japheth. So itong chosen generation, righteous persons, ang sabi ng Biblia, si Noe at ang kanyang pamilya ay nakasumpong ng biyaya. They found grace in the sight of God. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, sa isang henerasyon na maaring very rampant ang violence, sa isang daigdig, sa isang generation, sa isang lahi, mga kapatid, na nandoon yung iba't ibang uri ng kasamaan na nagaganap, gusto kong sabihin sa inyo, meron pa rin mga taong matuwid sa gitna niyaon. Katulad sa panahon ni Noe, nasumpungan sila ng Panginoon, nakasumpong sila ng biyaya sa paningin ng ating Panginoon. They found grace in the sight of God. Ito po yung maganda mga kapatid. Na kahit, ang sabi po natin talagang very rampant alamak yung karasan, yung kalukohan, yung kasamaan ng tao sa daigdig, pero meron pa rin pong preserve ang Panginoon. Meron pa rin nananatiling matuwid. At ang sabi ng Biblia, si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. At ito pa, si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Noe walked with God. Ang sinabing Noe walk with God, ang ibig pong sabihin nito, siya ay lumalakad na naayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya gumagawa ng kanyang sarili lang kanakapasyan, kundi anuman ang kanyang hakbang na gagawin, amen. Sinisiguro niya na ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi niya, Noah, walk with God. Amen. Humakbang siya mga kapatid ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Nung nagbigay ng hatol ang Panginoon, aking lilipulin ng tao sa lupa sa pamagitan ng tubig ba, ito po yung scape ngayon. Yung the great scape during Noah's time. During Noah's time, mga kapatid, mapapansin natin, matapos na magbigay ng instruction ng Panginoon, o kaya magsalita ang Panginoon na aking lilipulin ng tao dito sa ibabaw ng lupa, sabi po ng verse 13. Pagdating sa verse 14, ito po yung sinabi ng Diyos kay Noe. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan o isang bintana sa sasakyan at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Ibig sabihin, 3 palapag pala ito. Yan. Yung Noah's Ark, 3 palapag. 3-story po ito. Now, verse 17, at narito,
Ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit at ang lahat ng laman na may hininga ng buhay, ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. 18. Datapwat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong o ng mga anak na kasama mo. So dito mapapansin po natin mga kapatid, nung nagpa siya ang Panginoon na magpapaulan, lulubog ang daigdig sa Panginoon, meron pong instruction ng Panginoon. Merong ipinagawa sa kanila. Ano po ang pinagawa kay Noah? Amen? Pinagawa po siya ng arko. According to God's instruction. Pagtingin natin mga kapatid, yung great escape sa panahon ni Noah ay ayon sa instruction ng Panginoon. Right materials and right measurement. Binigay po yung eksaktong sukat, yung haba, yung luwang, at yung materyales na sabi yan, gagawin mo na yari sa kahoy na gopher. May tamang materyales at may tamang sukat. Yun ang way para po sila ay makatakas. Ito pa, no time for water test. The need of accuracy. Ang isang sasakyan na yan, mga kapatid, itong sasakyang pangdagat, talagang bago po yan ila-launch out, talagang meron munang testing na ginagawa. Pero this time, nung pinagawa ng Panginoon sa kanila, nasa bundok pa nga nila ginawa itong barko, itong arko. Pero, walang time para i-testing, lulutang kaya yung barko? Mapalutang kaya nila? First time pong gumawa. Kaya pagtingin po natin to mga kapatid, wala pong sinabi yung Titanic sa ginawa ni Noah. Ang Titanic, may testing pa sila eh. Ilang engineers ang gumawa noon? Pero ito, si Noah, kasama nung kanyang mga pamilya, sila lang yung gumawa, mano-mano yan. Kaya nga sabi mga kapatid, inabot ang 120 taon bago nayari. Yung pagputol pa lang ng kahoy, yung paglagari pa lang noon, would you imagine, tapos tatlong palapag, talagang napakatagal abutin. At yung taon na yon, naniniwala ko, yun yung taon na chance na binigay ng Panginoon sa mga tao sa lugar na yun. Nang sabi ng Biblia, si Noah ay preacher of righteousness. Habang sila ay gumagawa, pinapanood sila doon ng mga tao, si Noah, nagtuturo sa kanila, sinasabi sa mga tao, magpapaulan ang Diyos at tulubog ang daigdig nito. Ang tao, hindi naniniwala sa kanya. Kung ating nga mapipicture out, baka pinagtatawanan si Noah. Bakit po? Sapagkat kung gagawa ka ng sasakyang pangdagat, hindi dapat sa bundok. Dapat malapit sa dalampasigan. Para pag nag-high tide, madali mong itulak at ito ay mailagay mo doon sa dagat. Pero si Noah, nasa bundok niya ginawa, kasama ng kanyang pamilya. At nung time na yon, hindi pa nakakakita ng pag-ulan ang mga tao. Kaya hindi pinaniniwalaan at maaring pinagtatawanan pa itong si Noah. Imagine for 120 years bago nagawa yung arko. Walang taong naniwala kay Noah, liban po sa kanyang pamilya. Yun po yung nakakalungkot, mga kapatid. Pagtingin natin, right materials and right measurement. No time for water test. Ang ibig sabihin, kinakailangan gawin ni Noah ng accurate. Gawin ni Noah ng ayon sa utos ng Panginoon or else hindi lulutang ang arko. Kung hindi gopher ang kanyang ginamit at gumamit siya ng ibang materyales, at kung hindi tamang sukat, hindi po lulutang ang arko. Tandaan niyo po yan. Anong ibig ko pong sabihin? Yung great escape ay according to God's instruction. Minsan po kasi ang tao gustong maligtas, pero ayaw naman sundin ang instruction ng Diyos. Paano kang maliligtas? Paano kang makakatakas kung yung gusto mo lang na pananaw? Eh kung sabi ni Noah, Panginoon, parang pangit naman yung design mo. Parang hindi naman tama yung sukat, Panginoon. Parang hindi naman tama. Tatlong palapag. Pero ang sabi ng Biblia, si Noah ay ginawa niya according to the instruction of God. Kaya mga kapatid, nung nagpaulan ang Diyos, ang kanilang ginawa, lumutang. Amen. Why? Because of their complete obedience. Yung great escape
It requires complete obedience. Amen. Amen. Yung lubos na pagsunod, yun ang naging dahilan upang sa panahon ni Noah, sila po mga kapatid ay naligtas at yung arko ay lumutang sapagkat ayon sa instruction ng Panginoon. Ulitin ko, ang isang tao nagangad ng kaligtasan ay kinakailangan niyang sumunod ng lubos sa ating pong Panginoon. Or else, yung ating sariling kakayahan o kagagawan, hindi po yan makapagliligtas. Ang sabi ng Biblia, hindi dahil sa inyong mabubuting gawa kung kayo kinaligtas, kundi sa pamagitan ng biyaya at ito'y sa pamagitan ng pananampalataya upang walang laman na magmapuri, upang walang laman na magmalaki. It is all because of the grace of God. At yung grace of God na tuturo sa atin ayon sa pananampalataya na sundin natin ang kanyang mga salita. Yung iba po kasi nagsasabi, pag sinabing grace of God, wala na tayong gagawin. Pag sinabing manampalataya ka lang, ligtas ka na. Yun po yung ilan po sa inalagay na mga tagapagturo na pagsampalatayan mo lang Panginoon, pagbigkasin mo lang sa iyong labi na siyang tagapagligtas mo, ikaw po ay ligtas na. Mga kapatid, meron pong requirements ang Panginoon. Meron pa pong nagsabi, Pastor, yung kasama ng Panginoon nung pinako sa krus, yung isa doon hindi naman po nabautismuhan. Pero ang sabi ng Panginoon, nung sinabi nung katabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pastor, bakit yun hindi naman nabautismuhan? Pero ligtas dahil sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita o kaya isasama kita sa paraiso. Yun ang ginagawang referensya. Hindi naman nabautismuhan yun, pero bakit ligtas? Unang-una, dapat mo maintindihan yung talata. Nung time na yon, hindi pa nag-utos ang Panginoon ng bautismo. Ang bautismo ay inutos ng Panginoon pagkatapos niyang mabuhay na magmuli. At bago po siya umakyat sa langit, kaya tinawag the Great Commission. Hindi pa po sakop ng batas ng bautismo yung kasama niya o yung katabi niya doon sa krus. Una yon. Pangalawa, ang kausap mismo ng tao ay yung tagapagligtas. Ang ating Panginoon sa Kristo, meron siyang karapatan, meron siyang prerogative kung sino yung kanyang ililigtas. It is God's prerogative. Pangatlo, kung sinasabi mong hindi naman nabautismuhan at siya'y naligtas, ang gusto mo bang sabihin? Kinakailangan mo bang magpapako sa krus para maligtas? Eh yun, nasa krus yun eh. Diba? Sabi nga nung isang preacher, ano bang gusto mo? Magpapako sa krus o magpabautismo? Dahil ginagawang referensya na hindi naman naintindihan. Katabi ng Panginoon yung isang ipinako din sa krus, pero hindi po yun sakupan ng batas ng bautismo. Dahil nung utos ang Panginoon, nung siya'y nabuhay na magmuli. Ito po ngayon, minsan gumagamit ng mga talata, yung mga ilang preachers na tinatawag natin out of context. At masasabi natin mga kapatid, mali ang paggamit ng halimbawa. Meron pang ginagamit na talata. Ang sabi niya sa Gawa, Chapter 16, verse 30. Ito po yun, para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Gawa, chapter 16, verse 30. Para maintindihan po natin mabuti, sapagkat may mga pagtuturo minsan na para bagang sinasabi sa atin na yung panampalataya lang okay na. Tingnan natin to. Gawa, chapter 16, verse 30. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Ito po yung ginagamit na talata. Sabi nila, kita mo niya, pag sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayan ay ligtas. Yun ba yung sinabi ng talata? Minsan, masyadong tricky. Ang sasabihin, babasahin ito, sumampalataya ka para ikaw at ang isang bayan ay ligtas. Pero ang liwanag ng talata, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas. Iba yung salitang maliligtas sa ligtas na. Maliligtas ka, sabihan, ikaw at ang iyong sambayan. Pero dun ba nagtapos ito? Itutuloy ko po yung basa. Verse 32. At sa kanila isinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat na nasa kanyang bahay.
at sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay. Binautismuhan siya at ang buong sangbayan niya. Hindi po nagtapos lang sa pananampalataya. Nung tinuruan ng mga alagad, itong mga taong ito, sila ay nabautismuhan nung gabi din yaon. Hindi lang po pananampalataya lamang. Minsan po kasi, ang sinasabi po ng ilang mga aral, sumampalataya ka lang, sabihin mo lang, tanggapin mo lang na ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas, ligtas ka na. So ang pananampalataya, mga kapatid na nagliligtas, ay ang pananampalatayang merong kalakip na gawa. Sinabi ni Santiago, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang isang taong nagpasyang magpabautismo, hindi po yan dahil sa ginusto niya sa kanyang sariling kapasyahan, kundi naniniwala ako, ang Diyos ang kumausap sa kanya, ang Diyos ang nag-convict sa kanya kung kaya siya ay nagkaroon ng pagpapasya na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi ko po mga kapatid, yung complete obedience is required. Kung paano sa panahon ni Noah, binigay ng Panginoon ang complete details and instruction. Anong klaseng materyales, anong sukat, yun ang dapat niyang gawin. At hindi siya dapat lumisan doon. Alam naman natin, ano, Brother Berton, pagkasukat ang pinag-uusapan, halimbawa, malaking building ang gagawin, sumablay lang ng isang inches, pagdating sa dulo, ang laking diferensya. Hindi po ba? So, yung sukat, napakalaga po nito. Sa Biblia, meron po diyang hari, si Haring Belshazzar, nung ginamit nila yung kagamitan sa templo, yung saro na ginagamit ng mga saserdote, ginamit nila para ginawang tagayan po ng alak, lumabas ang kamay ng Diyos, sumulat sa pader. Nang sabi doon, mini-mini tikel o parsin. Ininterpret, tinimbang ka ngunit kay nasumpong ang kulang. Ang hirap niya, may timbangan pala ang Diyos. Tinitimbang tayo at meron pong tamang sukat. Kaya nga meron pong requirements eh. Meron pong susi, meron kaparaanan ng kaligtasan. Hindi po sa isang party lang, kundi kompletong pagsunod. At yung pananampalataya, isa lamang yun sa requirements ng Biblia upang ang tao ay maligtas. Ngunit hindi pananampalataya lamang. Dahil meron po tayong rebuttal, mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Kung sasabihin ng mga ngaral, manampalataya ka lang at ikaw ay ligtas na, meron pong malaking problema. Bakit? Santiago 2:19. Ito po yung sinasabi ng aklat ng Santiago. Ito yung sinasabi ng talata. Santiago 2:19. Ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Kung sinasabi mo ng pananampalataya, manampalataya ka lang, ligtas ka na, so ibig mong sabihin ng mga demonyo, ligtas din. Dahil ang mga demonyo ay nananampalataya din. Diba? Kaya ang pananampalataya na nagliligtas, hindi po yung pananampalataya lamang sa kanyang isipan, kundi pananampalataya may kalakip na gawa. Ito yung pananampalataya na nagliligtas. Dahil pag sinabi mong faith alone can save you, where in the Bible? James said, faith without works is dead. Ano pong talata yan? Tingnan natin sa 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kahit ipangalandaan natin, tayo'y mananampalataya, pero pag tayo walang kalakip na gawa, hindi nakikita sa gawa natin na tayo'y mananampalataya, useless yung ating confession na tayo po ay nagsasabing mananampalataya. Ang sinasabi ko po mga kapatid, ang kaligtasan o yung sa panahon ni Noah, sila ay nakatakas. Dahil sila'y sumunod sa instruction ng Panginoon. Ano yun? Gumawa ka ng arko ng ganitong materyales, ganitong sukat, gawin mo ayon sa lahat ng inutos ko upang kayo'y maligtas. It requires complete obedience. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Pangalawang halimbawa, the destruction of Sodom and Gomorrah. Sa chapter 18 po ito ng aklat ng Genesis. Now, ano yung reason, dahilan bakit ginunaw po ng Diyos o sabihin po natin nagkaroon ng kapasyahan ng Panginoon upang hatulan ang daigdig sa panahon ni Lot? Ito po yung sinasabi ng chapter 18 verse 20. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomorrah ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila
ay napakalubha. Ang kasalanan nila ay napakalubha. Doon po sa panahon ni Noe, ang kasalanan ng tao ay naging mabigat sa lupa at ang kanilang isipan ay pawang masama na lamang parati. May pagkakatulad po. Kung sa panahon ni Noah, nandun po yung grabing kasamaan, ganun din po sa panahon ng Sodoma at Gomora. Pero po ito yung magandang bagay. Meron pa rin pong righteous person o persons doon. Sa gitna ng bansa, bayan na nandun yung kasamaan, meron pa rin pong nananatili na matuwid sa paningin ng Panginoon. At thank God, nandun po si Lot at ang kanyang pamilya. Si Lot at ang kanyang pamilya ay nakasumpong din ang biyaya sa paningin ng atin pong Panginoon. Now, paano po sila nakatakas? Simple lang po ang instruction sa kanila ng angel na sinabi po ng anghel sa kanila, kayo tumakbo hanggang doon sa bundok at huwag kayong lilingon. You need to go forward and not to look back. Yan ang instruction sa kanila. Tumuloy ka lang, tumakbo kayo hanggang sa bundok, huwag kayong titingin sa inyong likuran. Yan po yung way na para sila ay makatapos. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay very significant sa ating pananampalataya. Ang salita po kasing paglingon sa likod, ito po'y nangangahulugan mga kapatid na tinatawag po natin paglisya sa ating pananampalataya. Ang isang mananampalataya na nagpa siyang maglingkod sa Panginoon, hindi na dapat niyang balikan muli yung dati niyang buhay. Maaring ikaw po'y taong makasalanan. Maaring sasabihin mo sa akin, Pastor, ako buhay magkarapat dapat pa sa Panginoon. Ganito po kasi yung aking nakaraan. Alam mo kapatid, kung ikaw ay nagpasyang maglingkod sa Panginoon, sinuko mo yan sa Panginoon, yung buhay mong yung nakaraan. Hindi mo na dapat balikan pa. Sapagkat kung meron ka mang dapat balikan, ay ang mga mabubuting patotoo na nangyari sa buhay mo. Hindi yung mga bagay, mga kapatid, na mag-iila sa iyo pababa. Hindi yung mga bagay na magpapahina pa sa iyo. As a Christian, we need to go forward and not to look back. Huwag natin tingnan yung mga nakaraan po natin, mga kapatid, na hindi makabubuti sa ating pong buhay. Ang isang tao, isang mananampalataya, sinuko niya na yung kanyang nakaraan, huwag na niya dapat balikan pa yon. Amen? Sapagkat ang isang tao, mga kapatid, isang mananampalataya, na nagsasabing sinuko niya na yung kanyang buhay sa Panginoon, yung kanyang nakaraan, at tinitingnan niya pa, gusto niya pang balikan yon, ako ay nagdududa kung talaga niya bang sinuko niya talaga yung kanyang sarili sa Panginoon. Sapagkat ang isang tao talaga nagsuko ng kanyang buhay, kinalimutan na. Di ba sabi ng aklat ng Korinto? Now therefore, sabi po roon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Sabi ni Superintendent, all things are passed away. All things are passed away. Yung dating buhay talaga, passed away, di ba? Pero sabi ng Corinthian, all things are passed away. 2 Corinthians 5:17. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung dating bagay, lumipas na. Narito lahat ay pawang naging mga bago. Sabihin mo nga sa iyong katabi mo, ikaw ay bagong nilalang na. Parang hindi kumbinsido. Katabi mo, bago na ba talaga? Sabi ng ilan, Pastor, bagong style lang. Bago talaga, new man, new creature. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Diba? Kung dati ang buhay mo, mga kapatid, ay namumuhay sa kalayawan, ngayon, Kristiyano ka na. You are a Christian. Pag sinabing Christian, tagasunod ni Kristo. Christ-like. Yung karakter ni Kristo, unti-unting napoform sa buhay natin. Kayong dating ikaw, meron talagang malaking pagbabago po yun at nagtataka rin yung dating mong mga barkada sapagkat hindi ka na gumagawa ng dati nilang ginagawa. Why? Because ikaw po ay new creature, bagong nilalang na nakay Christ. Yung great escape sa panahon ni Lot, ang instruction sa kanila, to go forward and not to look back.
Ang hirap pa, subukan niyo po. Ang hirap pa yung maglakad mula rito, pupunta ka ng sentro, naglalakad ka, ang iyong paningin nasa likod. Ano kaya mangyayari niyan? Baka ilang beses kang tumumba niyan, bumaliktad ka. Naglalakad ka, yung paningin mo nasa likod. Tapos yung pamong pasulong. Naku, hindi ka abante yan. Baka malaglag ka sa tulay ng labo. Magkaganyan. Diba? You need to go forward and not to look back. Sapagkat ang isang mananampalataya na palingon-lingon sa kanyang nakaraan, mahirapan pong makasulong sa kanyang pananampalataya. Kung ang isang mananampalataya naghahangad na lubusang makasunod sa kalooban ng Diyos, not to look back. Amen. Huwag kang lilingon sa iyong likuran. Ang ibig po nating sabihin, huwag mo nang babalikan pa yung iyong nakaraan. Kasi baka literal nyo, baka sabihin, sabi ni Pastor, huwag nang lilingon sa likuran, baka tinatawag ka na, Sterdelia, Sterdelia, hindi na lumilingon. Sabi ni Pastor, huwag nang lilingon. Hindi po yung gano'n ha. Ang sinasabi natin, huwag na nating lingunin yung ating nakaraang pamumuhay na hindi mabuti. Once na isinuko mo yan sa Panginoon, amen. Ikaw po mga kapatid ay nag-alay ng buhay sa Panginoon, kalimutan mo na yung nakaraan na yan. Amen. Ang Panginoon ay nagpatawad sa iyo. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, you are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa panahon ni Lord, ang instruction sa kanila napakasimple lang. Kung sa panahon po natin yan, dami po nating dapat gawin eh. Di ba? Ang dami pong dapat na isalang-alang sa ating panahon ito. Eh sa panahon ni Lot, simple lang eh. Kaya lang ang problema roon, simple na nga lang, meron pang sumamblay. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po, nakikita ko rito, hindi po yan sa dami ng instruction. Konti man o marami, pagka wala kang puso na sumunod, pag hindi mo italaga ilalagay sa puso't isipan mo yung buong pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, mahirapan ka. Nasabihin kasi ng ilan, Pastor, ang hirap naman sumunod sa Panginoon, daming bawal. Ang daming hindi pwedeng gawin. Ang hirap naman sumunod sa Panginoon. Kaya hindi ako nakakasunod, Pastor, dahil ang daming hindi dapat gawin. Kung yun ang punto, bakit yung asawa ni Lot, simple lang ang gagawin, hindi niya pa nagawa? Amen po ba? Hindi sa dami o konti, mga kapatid. It's a matter of surrendering to God. Yan po yun. Ikaw ba'y nakandang isuko mo ang buhay mo sa Panginoon? Dahil pagka binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ang Panginoon na ang magkukontrol, ang Panginoon na mga kapatid, ang magiging driver ng buhay mo. At hindi ka mahirapang sumunod kung ikaw mga kapatid ay nag-alay ng iyong buhay sa Kanya. Ito nga, oh, simple lang. Tumakbo kayo hanggang sa bundok at huwag kayong lilingon sa likod. Ito na ngayon. Nung kinaumagahan, nagpunta na naman ang anghel. Sabi nung anghel, o, ba't nandito pa kayo mag-uumaganap? Tumakbo na kayo. Isama mo na yung manugang mo. Kinausap yung manugang niya. Sabi ng Biblia, hindi naniwala yung mga manugang niya. At ang inisip, nagbibiro lang, binibiro lang ako nito. Hindi naniwala sa kanya. Kaya ang nangyari, ang lumabas sa Sodom at Gomorrah, si Lot, yung asawa ni Lot, at yung dalawang anak. So, apat sila. Tumatakbo sila ngayon. At nang sila nasa labas na ng bayan ng Sodom at Gomorrah, eto na ngayon, bumagsak na yung mga granizo. Umuulan ng mga kapatid ng apoy. Mga bloke-bloke mga apoy bumabagsak doon. Habang bumabagsak, eto na ngayon, ang temptation. May mga bagay na iniwan sila na hindi pa talaga nila lubos na isinuko. Yung asawa nilo tabang tumatakbo sila, ito na ngayon, nako, hindi natin alam kung ano po yung nasa isip niya, pero definitely, yung mga bagay na iniwan niya ron, yun ang naging daylan para siya ilumingon sa kanyang likuran. Simple na lang mga kapatid, maliligtas sa sanas, ando na, nasa kalagitnaan na sila ng pagtakbo. In the middle of their journey, in the middle of their escape, meron pong isang pangyayari, mga kapatid, na tumatak sa history ng Biblia. Lumingon sa likod ang asawa ni Lord. Sabi ng Biblia, paglingon ng asawa ni Lord, naging haliging asin. Yun po yung sinasabi natin, ligtas na sana. Sana.
nasa kalagitnaan na napakalapit na nila doon sa finish line, sumablay pa. Sa ating mga mananampalataya, huwag nawa na kung kailan yung malapit na ang finish line, malapit nang babalik ang Panginoong Kristo, saka pa tayo tumigil, saka pa tayo nagkaroon ng conflict, saka pa tayo nagkaroon ng problema. Kaya kinakailangan mga kapatid, sa ating mananampalataya, we need to go forward and not to look back. Amen. Magpasa tayo maglingkod sa Panginoon ng tuloy-tuloy. Di ba lang medyo mabagal, basta tuloy-tuloy tayo. Sa paglingkod sa Panginoon, hindi po yan pabilisan. Sapagkat sabi ng Biblia, may nauna na nahuli at may nahuli na nauna. Ang mahalaga, tuloy-tuloy kang naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ka dapat magkaroon ng, kumbaga, ba't ito ang bilis naman ito ni brother, sister, mga kapatid. May Bible principle eh. May nauna na nahuli at may nahuling nauna. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Di ba yung kwento mga kapatid? Sino ba yun? Kuneho ba at ano yun? Yung pagong? Mabilis yung isa, talagang ang bilis. Ang problema masyadong tiwala. Alam natin ang kwento? Yung pagong mabagal lang yan. Sabi sa Bisaya, hinay-hinay basta kanunay. Mabagal lang yan. Pero tuloy-tuloy. Sabi ni Charles Spurgeon, tinaguri ang Prince of Preacher. Sabi ni Charles Spurgeon, by perseverance, the snail reach the ark. Sa pagtsatsaga, yung atol, yung buko, nakarating sa arko. Imagine ha, inantay po ng Panginoong Diyos yun. Hanggang sa marating sa arko, bago sinalad ang pinto at bago umulan. I tell you mga kapatid, pag ang isang mananampalataya, kahit mabagal lang yan, kahit mahina lang mga kapatid, dahan-dahan ang kanyang pagkilos, basta tuloy-tuloy mga kapatid, at hindi tumitingin sa likod, hindi huminto. I tell you mga kapatid, God will surely bless you at hindi papabayaan ng Panginoon ang iyong mga ginagawa. Amen. Ang mahirap nga mga kapatid, yung sobrang bilis, tapos sobrang bilis din naman huminto. Alam mo, sobrang arangkada. Sa Biblia mga kapatid, ang Christian life, hindi po yan itinuring sa tinatawag nating sprint. Hindi yan 100 meter run or 100 meter dash. Hindi po yan 300 meter dash. Ano po ang Christian life? Itinulad po yan sa marathon. Ano yung marathon? Mahabang takbuhin yan. Dahil pag sprint, pagka yung mga 100 meters lang yung tatakbuhin, ang pinag-uusapan yan, yung bilis. Pabilisan yan. Pero pag marathon, ang pinag-usapan niyan, endurance. Kaya ang tanong dyan, tatagal ka ba? Kaya yung tanong eh. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, tatagal ka ba? Amen. Manghahawa ka ba sa Panginoon? Kaya nga, as a Christian, we need to go forward and not to look back. Ang sabi mga kapatid ng Luke chapter 9 verse 62, datapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag hinawakan mo yung araro, ang focus mo sa unahan para diretso at maayos ang iyong ginagawa. Ganon din po sa atin. Pag hinawakan mo mga kapatid ang salita ng Diyos, pag hinawakan mo ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, don't look back. Amen. Ikaw po ay mag-focus sa Panginoon, diretso mga kapatid na maglingkod, di bali ng mga dahan-dahan, basta tuloy-tuloy mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Panginoon. Ano po ang sinabi mga kapatid sa Philippians chapter 3, amen, verse 13 hanggang 14. Ang sabi po na Apostol Pablo, amen. Philippians, sorry, pag-uwi po natin ha. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na inaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang gantimpala ng pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Ang sabi ng Apostol Pablo sa atin, hindi sa aking naabot na, kundi ito yung aking ginagawa. Kinakalimutan ko yung mga bagay na nasa likuran ko at aking tinutungo yung mga bagay na inaharap. Amen. Forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are past and reaching forth unto those things which are before. Reaching
those things which are in the future. Amen. Mahalaga mga kapatid, yung tayo ay nagpapatuloy sa atin pong Panginoon. Palakpakan nga po natin ating dakilang Diyos. Now, in our time, ito po yung makikita natin. Similarity of events during the days of Noah and the days of Lot in Sodom and Gomorrah. Meron pong pagkakatulad. Ano yung pagkakatulad? Yung kasamaan ng tao sa lupa. Parehas na parehas sa ating panahon. Amen. Sabi ko nga po sa inyo nung mga nakaraan, it's a matter of time, mga kapatid. It's a matter of time. Kumbaga, ito na ngayon sa flow na nagaganap sa atin pong daigdig. Nandun na po yung conditioning, nandun na yung unti-unti, mga kapatid, pinapatanggap sa tao yung mga bagay, amen, na isang araw, mamumulat ang tao, amen, na sila po pala ay kontrolado na ng nasa likod ng nagpapatakbo nito. Ang sinasabi ko po, mga kapatid, sa ating panahong ito, may pagkakatulad sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot sa Sodoma at Gomorrah. In our time, ito po yung coming distraction. May paparating po na distraction, mga kapatid. Sa akin pong mga kapatid na nakikinig, nanonood sa kanilang mga television, may mga classmate ako nanonood, mga classmate ko po noong high school, purihin po ang Diyos dahil sila po yung nakikipag-communicate sa akin. Karamihan po sa mga classmate ko, mga professionals, may mga magagandang trabaho, mga magagandang career, kumbaga. Now, gusto ko kayong usapin sa sandaling ito. There will be a coming distraction. Meron pong paparating na distraction. Kahit sino ka man, ano man yung achievements mo, ano man yung narating mo, ano man yung kakayahan mo, ano man yung naipundar mo, gusto kong sabihin sa iyo, may paparating na distraction. And there is no man-made equipment, vehicle, building, shelter that can save a person. Wala. Walang anumang invento ng tao ang pwedeng magligtas sa tao sa distraction na magaganap. Bakit po? Ito po yung distraction. 2 Peter chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that are therein shall be burned. Darating ang araw ng Panginoon na katulad ng magnanakaw sa gabi, na sa araw na iyon, ang langit ay magkakaroon. Ang langit ay mapupugnaw at meron pong malaking ugo, malaking ingay, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Sabi po nito, and the elements shall melt with fervent heat. Anong elements doon? Elements in heavens and elements in the earth and the works in the earth and also the earth. Lupa, gawang nasa lupa, langit at ang mga bagay sa langit ay pawang masusunog. Walang anumang pwedeng makapagligtas na gawa po ng tao sa panahon. There is no man-made that can save a person from this destruction. Ang malaking tanong, Pastor, paano tayo makakaligtas? How shall we escape? Ito po yun. Ano po yung dapat nating gagawin? Meron pong sinabi rin, mga kapatid, Matthew chapter 24, verse 21 to 22. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, mga kapatid. Dahil po sa distraction na paparating. Sabi po rito, 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na maaari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang laman
o walang tao na makaliligtas. Datapwat, dahil sa mga hirang o dahil sa mga pinili, ay paigliin ang mga araw. Ayon. Ito po yung distraction, mga kapatid. Great tribulation, darating ang Panginoon, ang araw ng Panginoon, katulad ng magnanakaw sa gabi. Mapupugnaw sa matinding init. Ngayon po, mainit na po yung naranasan po natin, ano? Patikim pa lang po yan. Kung ang daydig po natin ngayon ay meron pong conditioning sa mga tao, ito pong ating nature ngayon, parang kinukondisyon na tayo. Amen. Now, paano po tayo makakatakas? How shall we say? The great escape, ano po yung dapat nating maintindihan dito? 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisimpalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magkuli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo na nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, praise God, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mga galigawan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. The great escape is the rapture of the church. Amen. Kung ang daigdig nito, mga kapatid, ang sasapitin ay malaking distraction. Pero doon sa mga mananampalataya na nagpasya, na sundin ang kalooban ng Panginoon, magsuko ng kanilang buhay, ang ating great escape ay ang pagbabalik ng ating pong Panginoon upang kunin niya ang kanyang iglesia. Ang tawag po doon, yung pag-agaw na yan, ay rapture. The rapture of the church is our great escape. Amen. Darating ang Panginoon upang kanyang kunin muna ang kanyang mga anak. Yung iglesia ay kukunin niya muna, mga kapatid, before the great destruction na darating sa buong sanlibutan. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, it is our blessed hope. Ano po yun? Yung pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen. We are not waiting for the coming of the Antichrist. We are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Kung ang daigdig ngayon ay unti-unti nang nagtatatak ang Antikristo. Amen. Unti-unti nang tinatatakan ni Antikristo ang mga tao sa ating paligid. Ngunit ang mga anak ni Kristo ay tayo po ay nagnanais ng tatak mula sa Panginoon. Anong tatak yan? Ang Espiritu ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The great escape is the rapture of the church. Amen. Isang araw tutunog ang trumpeta ng Diyos. Amen. Makikita ng lahat ng mga tao, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Darating ang ating pong Panginoon at ang mga mananampalataya na nangatitira nandito ngayon ay aagawin kasama nila na nandito, mga kapatid, sa Panginoon tayo. What a great event na mangyayari, mga kapatid. The question is, gaano po ba tayo ka-prepared? Gaano po ba tayo ka-ready? Ang church na kasama sa rapture ay ang church na filled with the Holy Ghost. Puspos ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Nowadays, kinakailangan po natin palaging magpa-revive sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung babalik ang Panginoon mamayang gabi, kung babalik ang Panginoon mamayang madaling araw, o anumang oras, if you are filled with the Holy Ghost, wala kang dapat ikatakot. Kasama ka sa kukunin ng Panginoon. Amen. Sa dako ito. You need to be filled with the Spirit. Bata, matanda, lalaki, babae, mayaman o mahirap, pangako po yan ng Diyos. Nang sabi po, mga kapatid, ito yung sinalita ni Propeta Joel, na sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Pag sinabing lahat ng laman, lahat ng tao, wala pong pipiliin yan. Bata o matanda, puti, maitim, mapula, dilaw, anumang kulay, mga kapatid, walang pipiliin yan. Amen. Pangako po ng Diyos sa lahat ng laman, ibubuhos niya
ang kanyang Espiritu. We need to be revived. We need to renew, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon na ibinigay ng Diyos sa atin. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Sige, palakpakan po muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Let us give praise to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gusto ko pong intindihin nyo muna ngayon ang inyong sarili, mga kapatid. Intindihin nyo ang inyong pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Go forward and not to look back. Yung totoong pagsamba sa Panginoon. Sa ganang sa akin, alam kong maiwan, mga kapatid, sa rapture. I will renew the spirit of God in my life. Kapatid, ang oras na ito ay napakahalaga. Kung sa pagramdam mo, amen, na ikaw po ay nasa kainaan, kung ang pagramdam mo ngayon, wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, huwag ka papayag na manatili ang ganyang sitwasyon. Purihin mo ang Panginoon. Buksan mo ang iyong puso. Himbitaan ang presensya ng Panginoon. Kung may pagkakasala o pagkakamali, lumapit ka na may pagpapakumbaba. Humingi ka muna ng tawag sa Panginoon. Hindi ka may niligtas ni pastor. Hindi ka may niligtas ni brother o si sister. Ang makapagliligtas sa iyo ang ating Panginoon. Kung meron kang maayos na relasyon sa Kanya, kung ikaw ay puspos na Espiritu ng Panginoon, God is requiring you for complete obedience. Amen. Lubos na pagsunod. Huwag ka na magkaroon ng reservation, mga kapatid. Amen. Yamang ikaw ay naglilingkod ngayon sa Panginoon, samantalay mo na ikaw ay lubos na sumunod sa kanyang instruction. Huwag kang mayamang puri, kapatid. Kung nararamdaman ko sa iyong puso, amen, may mga pagkukulang o pagkakamali, humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. This is the right time, mga kapatid. Kausapin mo ang Panginoon with sincerity. Ikaw ba'y nabibigatan? May mga problema ka bang hindi mo nababanggit sa iyong mahal sa buhay? Huwag kang magkikin ng sama ng loob. Huwag ka makikin ng galit sa iyong puso. Palayain mo ang iyong sarili. Hallelujah! Yes, O God, narito ang Panginoon ng iyong mga anak. Hallelujah! Hallelujah! Oh, in the name of the Lord Jesus, Panginoon, katagpuin mo ang iyong mga anak. Habutin mo, Panginoon, ang bawat isa sa oras na ito. Narito ang pagpapakumbaba, Panginoon. Pagiging ng tawad, O Diyos. Linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isipan. Kung paano ang daigdig po namin ito ay daigdig na katulad sa panahon ni Noah, sa panahon ng Sodoma at Gomorrah. Panginoon, kami mananatiling magtatapat sa iyo. Panginoon, kami mananatiling sumusunod sa iyo ay sa katwiran. Kami pag-isusunod sa iyo mga salita. Hallelujah! Hindi namin papaitulutan, Panginoon, ang COVID-19 na magpahina sa aming pananampalataya. We will not look back, Lord. Hallelujah! We will go forward. Hallelujah! Kalimutan ang mga nakaraan, kapatid. Patawarin ang dapat patawarin. Palayain mo sa iyong puso, mga kapatid. Ang bigat na iyong nararamdaman.
Alisin mo ang kapahitan sa iyong puso. Praise God, hallelujah. Kailan ka ba huling naramdaman ang presensya ng Panginoon? Kailan ka ba huling umiyak? Kailan mo ba huling pinasalamatan galing sa puso mo? Yung pangalawang buhay mo na meron ka ngayon. Yung dating makasalanan na papunta sa kapariwaraan. Yung dating magulong pamilya na ngayon ay pinago ng Panginoon. Kailan mo ba huling pinasalamatan at umiyak ka dahil sa kabutihan ng Diyos? Yes, dakila ka, Panginoon. Hallelujah! Sa ganang sabi, Panginoon, magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah! May mga kagagan man, may mga struggle man, hallelujah! May mga problema man na tinakarap, haktang pa rin kami, Panginoon. Kami magpapatuloy, Panginoon. Hallelujah! Jesus. Come on, church. Dami natin ang presensya ng Panginoon. Huwag nating hayaan matapos ang gawain ito na hindi tayo mapuspos ng kanyang presensya. Amen. Malaya ka nagsalita ng iba't ibang wika. Malaya kong dami na kaganakan sa iyong puso. Glory to your name. Hallelujah. Panginoon, ikaw pong maitaas. Ikaw pong Panginoon manwalhati sa buhay namin, Panginoon. Nalala mo pa ba yung panahon na sinuko mo yung buhay mo sa akin? Nalala mo pa ba yung panahon, mga kapatid, kung paano ka inabot ng Diyos? Hallelujah! Kailan ka ba huling nagpasalamat sa Panginoon? Yung salitang salamat na galing sa puso mo, mga kapatid. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Sa oras na ito, mga kapatid, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Gusto kong balikan mo yung una kang nakakilala sa Panginoon hanggang sa panahon ito. Bilangin mo ang mga patutuo. Bilangin mo ang mga pagpapala, pag-iingat, proteksyon, pagpapagaling ng Diyos sa buhay mo. Diyos, salamat. Mamutawi ngayon sa buhay mo ang pagpapasalamat. Sa kabila ng iyong pagkukulang, ang Diyos kailanman hindi ka pinabayaan. Nalala mo ba ngayon, kapatid? Yung panahon na para pagkang ikaw ay hindi mo alam kung saan ka pupunta. Panahon na ikaw ay nakukorner na sa problema, pagsubok na meron ka. Bigat na iyong nagbabid. Wala kang mapuntahan, wala kang mapagsabihan. Dati nasa magulong pagbubuhay ka, ngunit inabot ka ng Panginoon. Dati ikaw ay lulog sa mga pisong kalayawan, ngunit ikaw ay inago ng Panginoon. Naalala mo ba kayo, kapatid? Nalala mo kung ano ikaw ay dating nagkasakit? Amen. Kung wala biyaya ng Diyos, matagal ka ng patay. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, ikaw'y pinagaling. Nalala mo ba yung aksidente yung nangyari sa iyo? Nalala mo ba yung panahon? Kung wala ang protection ng Panginoon, maaaring wala ka na dito ngayon. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng kabutihan, kapatid. New day, new year, new hope, hallelujah, new blessings. Jesus. Pwede bang i-commit mo ngayon ang buhay mo ngayon sa Panginoon? Make a commitment to God.
na sasabihin mo sa kanya magpapatuloy ka. Di ba rin ang medyo mabagal, basta tuloy-tuloy. Huwag ito, huwag tinigol sa likod. Tuloy-tuloy. Sige, kausapin mo pag make a commitment. Make a personal prayer to God right now. Sige, bawat isa sa inyo. Make a commitment to God. O Diyos, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Panginoon, narito ang mga commitment ng iyong mga anak. You heard the Lord, their prayers, their personal commitments in Jesus. Ang kanilang mga plano, ang kanilang mga prayer requests, Lord, bless them. Bless your people, O God. Hallelujah. Bless their plans. Bless their goals. Bless their future, God. Bless our church. Thank you, Lord, for those souls. Thank you, Lord, for blessings. Thank you, Lord, for complete healing. Amen, amen, amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Panginoon, lubos ang aming pasasalamat, ang aming papuri sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpaalala, nagpalakas sa amin, Panginoon, at muli nag-realign ng aming pananampalataya. O Diyos, sa oras nito, patuloy po kami nagdalagak ng aming tiwala sa iyo. Maging ang aming buhay, ang aming mga plano, ang aming mga prayer requests. Dalangin namin, patuloy mo kaming ingatan, proteksyonan, pagpalain, habang kami, O Diyos, ay patuloy nagtatapat at nagdiringkod sa iyo. Aming dalangin, wala pong ni isa man sa iyong mga anak ang mabiktima ng virus na lumalaganap na ito. Let your blood continue to cover us, because you have said, O Lord, there is no weapon that is formed against us that shall prosper. For greater is he that is in us than he that is in the world. Patuloy namin itong pinangahawakan, Panginoon, sapagkat kami nagtitiwala sa iyo. O Diyos, sa sandaling ito, patuloy po namin itinata sa iyong aming bansa, aming bansang Pilipinas. We pray, God, heal our land. At higit lalo na, magligtas ka ng maraming tao. Dito po sa probinsya ng Camarines Norte, ingatan po ang bawat mamamayan, ang nasa leadership. Dito po sa aming bayan, sa labo, Panginoon, patuloy ko po sa iyong tinataas. Patuloy po pagpalain, Panginoon. Bigyan ng pagkatakot sa iyo ang mga nanunungkulan. Ikaw po, Diyos, ang maluwalhati sa kanilang buhay. Talk to them, O Jesus. Give them godly ear, wisdom in every decision making. Papasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay nagbubukas ng mga opportunity upang marami pang mga tao kaluluwa na maabot ang iyong mga sarili. Lord, I pray, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak ay patuloy mong natagpuan, both financially, materially, physically, and spiritually. Aming itinataas din sa iyo ang mga pangangailangan po sa loob ng iglesia, mga materials, sa mga music instruments, ang church building, Panginoon,
ang budget para rito, Lord. Salamat, Panginoon po namin, may nakalaan para rito. Ang bawat kapatid ay muli mo pong bigay o balik ang sigla at kagalakan sa kanilang puso. Maraming salamat po, Diyos. At sa oras na ito, pagpalain mo po ang mga kapatid namin nasa kanilang mga tahanan. Mga kapatid namin nasa ibang bansa, I pray for your protection to be upon you. Sa sandali ito, sa aming pong pansamantalang pagtatapos, ang iyong protection ay patuloy pong mapasa amin. Pagpapala at biyaya, Panginoon, ay aming pong inaangkin sa dakila at makapangyari mong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Lahat ay magsabing amen. Praise God, mapasa atin po ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. God bless us all in Jesus' name. Nanatiling pang tapat,